Okay mga boss, Roser 180 tayo. Ang problema nito, yung scissor gear. Ayan mga boss, makalampag. Ibig sabihin yan, kulang sa ikot yung scissor gear pagka kinabit. Kaya kumakalampag pag naka-idle. Susubukan nating ikabit yung scissor gear ng wala tayong tools. Ayan mga boss, nabaklas ko na yung scissor gear. Ang ituturo ko sa inyo kung paano ito ikabit ng walang special tools. Meron tayong special tools dyan, kaya lang syempre karamita ng mga Roser 180 to 200 at 220 model ay kinakailangan nga ng special tools sa pagkakabit nitong scissor gear. Ay kung wala naman kayo, pwedeng yung rayos na ginawa. Pero kung wala talaga, screwdriver lang, tapos gumamit lang kayo ng basahan, and then, o kaya meron kayong gloves para hindi masakit sa amay. Yun lang mga boss, kaya nyo nang ikabit yan ng walang special tools. Ang mga gagawin nyo lang mga boss, tatandaan nyo lang yung timing mark, tapos yung bilang ng ikot dun sa scissor gear, kasi yun yung magiging diskarte na para mapabilis yung pagkakabit nga ng tama, para hindi kayo sumala at hindi uminga yung clutch housing ninyo, kasi maingay yan kapag hindi naka-timing. Yan. Una mga boss, ganito, ipapasok nyo lang ng yung plastic lang muna nung scissor gear mamaya pag nakailagay ng washer, tapos yan, ipapasok nyo yung plastic lang ang itatapat nyo rin sa gear ng balancer. Tapos bibilang kayo ng, kasi minsan yan, apat, pwedeng tatlo. Kasi minsan sa apat, mahirap na, ibalik nyo lang para maging tatlo yung ngipin. Yan, ganyan boss, sundan nyo na lang. Then, basta, kung pag pinihit nyo yung plastic, no, yung scissor gear nga, pinihit nyo, tatlo, masikip na, sa apat, masikip na, ibalik nyo. Minsan kasi apat, medyo maluwag pa, kaya pwede yung sa apat. Pero minsan, sa tatlo talaga. Kung halimbawa, tatlo, edi sa tatlo tayo. Pero dito, apat ito, medyo malubay na yung spring, kaya pa ng apat. Yan, meron akong special tools mga boss, pero hindi ko gagamitin para sa inyo. Para yung mga walang special tools dyan, maikabit nyo yung scissor gear ng hindi gumagamit nitong ganitong special tools. Kapag ka okay na yung scissor gear dun sa balancer gear, basta siguraduhin nyo lang nakatapdid na para makita nyo yung mga timing mark sa paglalagay naman ng clutch housing. Sa paglalagay nga po ng clutch housing, kailangan meron kayong basahan para hindi masakit sa amay, at sa ayong flat screw. Hahanap lang kayo ng flat screw na pwede, yung hindi iikot, o yung magandang pang-ikot kapag i-adjust mo na kung ilang ngipin yung i-adjust mo doon sa gear. Ganyan lang mga boss. Sundan nyo na lang mga boss, para kung sakaling wala nga kayong tools, makukuha nyo yan. O dito tayo sa balancer muna uli. Yan, bibilangin nyo kung ilan. Hindi lang gaanong kita mga boss, basta tatlo yan. Kung tatlo, kung kaya ng apat, apat. Yan, kapag ka okay na mga boss, yung do sa balancer gear, clutch housing naman. Tulad nung sa balancer, ipapatong nyo lang uli yung clutch housing doon sa plastic nung scissor gear.
Yan dyan. Huwag niyong pakakagatin hanggat hindi naka set yung bilang nung do sa kabila. Basta kung tatlo nga do sa kabila, tatlo rin dito. Kapag nakapwesto na yung clutch housing, doon sa simula doon sa timing mark ng balancer, adjust din kayo ng estimate nyo na kung tatlo nga, di tatlong gear yung i-adjust nyo pababa doon sa may allen bolt ng guide chain. Yan, basta yung timing mark mga boss, ibaba nyo ng kung ilan nga yung isinit nyo sa kabila. Kung tatlo nga, edi ibaba nyo ng tatlo para pag sungkit nyo, sakto yon doon sa timing mark. Yan, ganyan mga boss. Ganyan lang. Kaya nga parang gunting. Kaliwa kanan lang ang sungkit mga boss. Okay, testing na mga boss. Pagkabuo. Ito yung dating tunog mga boss ha. Tapos, ito naman yung magiging tunog ngayon. Nung naayos na. Ayan mga boss. Salamat.